sa kanyang buhay ang katapatan ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Ni Sister Isa. Yan po ang lulo ng mga grandchildren ni Brother Billy. Yan po ang makikita natin katapatan sa inyong ama sa mga kamataan ni Brother Billy. At ganoon din po, hindi lamang sa nahirapan sa paglalakad, kundi sa second year ng aking paglilingkod dito, naka-wheelchair na po siya. Subalit every Sunday morning, kahit naka-wheelchair siya, buong service po, buong mananampahan po sa church na ito, naka-wheelchair siya. At ating tado po siya sa lahat na ginagawa nito at lalo na sa pakinig ng salita ng Diyos. At isa pa po ang dapat ninyong malaman at pinapasalamatan po at ang kapuhihan ay binibigay ko sa Panginoon. Dahil sa mag-asawang ito at dahil sa pangula ng inyong ama at inyong grandfather para sa mga apo, hindi po nakaroon ng four scriptures dito sa balon kung hindi makita ni Brother Philip at saka ni Sister Isa. Yan po ang magandang balita at yan po ang malaking bahagi sa buhay ko bilang isang lingkod ng Diyos. Yan po. Sinabi po ko kanina na ating buhay dito ay isang temporary assignment lamang at mayroon po tayong tungkulin na dapat gabanan. Nakikita ko po sa buhay ni Brother Philip hanggang namatay siya, mahal na mahal niya ang Diyos. At habang may buhay siya, ay tinutupad niya ang sinabi ni Haring David sa Psalms 150. Habang tayo ay may buhay, tayo ay kailangan na maglingkod at magpuri sa Panginoon. Kaya yan pong sinabi niya. Sa kay Joshua po, ganito rin ang sinabi niya, "But as for me and my house, I will serve the Lord. We will serve the Lord." Hindi lamang po sa Apostol Pablo ang sabi rito. Para kay Apostol Pablo, ang kanyang buhay ay para kay Kristo. Ang paglilingkod, ang pagbibigay ng kalwalatian sa pangalan ng kanyang Panginoon. At sa kay Joshua naman, sinabi niya, para sa akin at sa aking pamilya, upo kaya sa bahayan, sabi niya, kaming lahat ay maglilingkod sa Diyos. Masarap po maglingkod sa Diyos. Ibig sabihin, ang ating assignment po ay magbibigay ng kapurihan sa Diyos. Magbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. At ang pangatlo po ay ganito. Ang kamatayan po ay mayroong appointed time. Sabi ng Apostol Pablo sa Hebrews chapter 9 verse 27, "It is appointed to man once to die, and after that is judgment." Salamat po sapagkat mayroong abogado na anak si Brother Philip at alam na niya kung anong ibig sabihin ng judgment. Pagkatapos ng ating buhay rito, sabi kanina rito ni Job sa chapter 14, verse 10, sabi niya, "Ngunit ang tao kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan. Pagkalagot ng kanyang hininga, saan naman kaya siya pupunta?" Saan naman kaya siya pupunta? Kanina napakinggan natin yung eulogy ng mga anak niya, maging ng kanyang mahal na asawa at mga apo. Sila po ay nagpapahayag ng katotohanan at katiyakan ng ama nila ay nandun na sa langit. Nandun na po sa langit. Ang infleshed parts or aspects sa aton kabuhi sa Siningalupa, I would like to extend my condolence to Sister Asa, to the children of Brother Philip at sa grandchildren. But in spiritual aspects ng ating buhay, I would like to congratulate Sister Isang at ang kanyang mga anak sa pagkamatay ni Brother Philip. Sapagkat para sa ating spiritual na buhay, ang pagkamatay ni Brother Philip is a promotion sa kanyang buhay. From earth to heaven and
from earth to the throne of God. At nandoon po siya ngayon. At siya ngayon ay tatanggap ng regalo o kaya reward ay pinangako ng Diyos sa kanyang mga anak na matapat na maglilingkod. Sa mga anak kaya ni Brother Philip, kung halimbawa dumating ang ganitong sitwasyon sa ating buhay, saan po tayo pupunta? Sabi rito sa Hebrews, it is appointed to man once to die, after that is judged. Subalit para po sa kay Brother Philip, hindi po lingid sa atin na lahat tayo ay talagang mamatay. Yan po ang katotohanan. Because death is real. Death has no respecter of person. At ang katotohanan po, kailangan na handaan natin ang kamatayan. Sapagkat pagkatapos ng kamatayan, kapag ito ay dumating sa ating buhay, kailangan dito pa lang man malaman natin kung saan tayo patutungo. Sapagkat pag tayo namatay at hindi tayo handa, hindi natin alam, wala tayong katiyakan kung saan tayo pupunta. At ang pupuntahan po ng bawat buhay o kaya nilalang ng Diyos sa lupang ito, dalawa lang po. Mayroon pang inhanda ang Diyos. Yung heaven po, na doon ay mag-enjoy ka ng eternal life, at saka sa hell, doon mag-enjoy ka ng walang hanggang kaparusahan. At yan po ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya kailangan po, dapat po tayo maghanda at harapin po natin ang katotohanan tungkol sa kamatayan. Subalit, ang pinaka maganda at pinaka mabuti sa lahat ng paghahanda ay dito po ang kinin po natin ang salita na for Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Para po kay Apostle Pablo, pakinabang po, mabuti po, it is precious in the sight of God ang kamatayan ng mga anak ng Diyos. Mahalaga po sapagkat yan po ay isang tagumpay para sa mga anak ng Diyos. So living for Christ, sabi rito, is gain. So napakaganda po. Alam natin mga kapatid, lahat tayo ay mahal ng Diyos. Namatay siya para sa atin upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi po siya pumarito upang ibigay ang kanyang buhay upang ikaw ay maparusahan na walang hanggan. Sabi niya, he came. Pumarito siya upang magbigay ng buhay, at hindi lamang po buhay, buhay na masagana at buhay na walang hanggan po. Ang tanong ko ngayon, kayo ba ay marong buhay na walang hanggan na binigay ng Panginoon para sa bawat isa sa atin? Sa ngayon pa lamang po, kailangan tanggapin mo ang buhay na yan. Kaya, kung ikaw man ay nag-alala, naglumihanan ka, sabi niya, kapag ikaw ay nagligatan, kapag ikaw ay pagod ngayon, ikaw nalulungkot, o ikaw ay hindi mo alam kung saan ka patungo, wala kang katiyakan, sabi ng Panginoon, come to me, all of you are heavy-laden, and I will give you rest. Lumapit ka lamang sa Panginoon sa oras na ito. Ito po ang pinaka-best na panahon para sa atin. Sapagkat buhay pa po tayo, humihinga pa po tayo. Hindi pa huli ang lahat. Mayroon pa tayong pong pag-asa. At ganito ang sinabi ng Panginoong sa Kristo sa John chapter 14, verse 1 to 3. Sili niya, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in Jesus Christ. Mga kapatid, ikaw ba'y nanampalataya sa Diyos? Nanampalataya ka ba sa Panginoon? Kung nanampalataya ka, ganito pong sinasabi niya, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Ang Panginoon po ang magpapala sa bawat isa sa iyo. To God be the glory. Sana po matagpuan ng lahat na nandito ngayon na nakaparinig ang tunay na kaligtasan. And now, brothers and sisters, kung meron pong pastor na nandyan sa labas na wala dito, iniimbita ko po kayong pumarito sa harap dahil magkakaroon po tayo ng prayer for the bereaved family.
Yes, Lord, you are worthy to be praised, Father God. Ginoo, we thank you so much, Ginoo, sa imo mensahe, O God, Lord, nga mo nabatian sa sininaaga, O God. Ginoo, kinakilala, ginamon, Ginoo, na ikaw ang Diyos na dako, Ginoo, sa among mga kabuhi, Ginoo, ilabi na sa pamilya, abilita, O God. Thank you for the favor, Lord, na imo gihatag sa ilang mga kabuhi, O God. Kasi sa sininaaga, Ginoo, ako nagapangamuyo dira sa imo, O God, Lord. Ipadala ang imong balaan nga espiritu, Ginoo, na among mga comfort sa ina, O God. Na ang kamatayo ni Papa Philip, Lord, isa ka kadalagan, Ginoo, sa ilang mga panimalay, O God, nga makita ni Papa Philip, Ginoo, ikaw nga Dios nga naghimo sa iya, O God. Pagbisan pa sa amon nga tanan, O God, Lord. Salamat, Ginoo, sa kabuhi nga imong gihatag, O God. Pag ini, Ginoo, magabalik dira sa imo, O God. Sa sininga aga, Lord, ako nagapangamuyo, Ginoo. Salamat sa sininga mga katawhan, O God, nga ari sila subong, Ginoo, nagapakita, Lord, sang ilag gugma, Ginoo, sa sininga pamilya, O God. Ginoo, I pray, Father, Lord God, nga ininga pamilya, Ginoo, himuon nimo, Lord, nga instrumento, O God, nga damo paginong nga mga katawhan nga makakilala sa imong Dios, O Lord God, nga ikaw ang Dios nga dapat namon pagasimbahon, Ginoo, dapat namon pagaalagaran, Ginoo, sa amon nga mga kabuhi, O God. Ginoo, I pray, Father, Lord God, nga ikaw magapakamaayo, Lord, sa kabuhi ni Mama Isang, O God. Bisan pa, Lord, wala na si Papa Philip, Lord. Ba't nagapati kami, Ginoo, na ikaw ang Dios nga hindi magapabaya sa iya, O God. Ginoo, ang suporta, Ginoo, sa iya nga mga kaanakan, Lord, ara gihapon, Lord. Bisan pa, Ginoo, sa tanan niya nga mga kaapuhan, Lord God. We pray, Father, Lord God, nga ang tanan nga maayo nga mga butang, Ginoo, naghihimo sa ila, Ginoo, ni Papa Philip, Lord, hindi nila inimalipatan, O God. But Lord, we thank you so much, Ginoo, na ikaw ang Dios, Lord, nga nagapakamaayo sa ilang pamilya, O God. Ginoo, dalayawon kagid, Ginoo, kagasini nga aga, Lord God, amon itukyan ang amon nga mga kabuhi dira sa imo, O God. Kagasini nga, Ginoo, hindi kami dapat magkabalaka, O God, Lord, na ikaw ang Dios nga hindi magapabaya sa amon nga mga kabuhi, O God. We thank you so much, Ginoo, sa imo kaayo, Lord, kaginabalik namon dira sa imo, Ginoo, pagpasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Let us hear a response from the family to be given to us by Attorney Philemon C. Abilita III, the eldest son of Lulu Philem, known as Duloy Pido. Mayroon na aga po sa iyo, sa inyo tanan. Good morning. Amugyapon, I'll take this opportunity na pasalamatan una-una ang Diyos. Amo natong inasarigan sa tanan na nangyayari sa atong buhay. Of course, sa family, immediate members of the family, sa akong mga manghod, na in his own time, natipon kag nagyayguasin tama na ekspresyon san pagkita san sad na ama na nagtaliwan na wala kag naakseptar sin magaan. Special mention, utron ko gihapon, si pamilya ni Dorin na siguro gin talagang God has prepared a sister of ours to have a husband na mo ang talagang mag physically handle our father and our mother. Also, special thanks to Marlene and Serge for such a patient sister na kunan man anuman yung mga kakulangan na nagagawa namin ng mga magkakapatid. Andiyan siya to take over, at siyempre yung loving husband niya was all the music except today to liaw para patawahin si Papa, at of course yung financial support na binibigay nila all the time that finances is needed. Sa mga apo at
naging anak pa ng Apo. At lalo na sa mga nagpipray sa family, para maintindihan ang beauty of dying sa inyo na mga pumunta rito all the way from the city of Masbate at saka sa Mandaon. We have friends na hindi natin akalain na talagang they support us all the way. No? Marami ang nagpunta rito na hindi natin alam na pupunta. Thank you very much for your sincerest and genuine support to the family. Worth mentioning as of now is the presence of former board member and former judge Tambago and his son, and their son, Attorney Teofilo Tambago. Also, Sister Salvina Cataldi of Sacro Costato, who is also one of our confessors and spiritual guide in our married life and also in our social obligations, the family of the Olivas, who are our